Ang mga ginantuan at talento ng mga atletang Pinoy ay nabibigyan ng pagkakataon habang nagsisimula ang Tokyo Paralympics. Ngayong araw August 24 hanggang September 5, anim na mga Pilipino ang sasabak sa kanilang laro sa Tokyo at makikipagkumpetensya sa higit sa 4,500 para sa mga atleta na makakakita ng aksyon sa 16th na edisyon ng Summer Paralympic Games. Matapos ang pinakamatagumpay na kampanya ng Pilipinas sa kasaysayan ng Olimpiko, oras na para sa mga atletang Filipino para ipakita ang kanilang bunga ng pagsasanay at galing. Pinangunahan ng Asian Para Games champion na si Ernie Gailan para sa swimming competition, ang delegasyon ng Pilipinas na tampok din sina Gerald Mangliwan para sa athletics, Elaine Ganapin para sa larong taekwondo, Jeanette Acevedo para sa athletics events, Gary Bagino para di swimming, at Ashelle Gayan para sa powerlifting. Ang Pilipinas, na nagwagi ng kabuoang 2 tanso na medalya sa kasaysayan ng Paralympics sa kabutihang loob nina Adeline Dumapong na para sa powerlifting, at Josephine Medina para sa table tennis. Dami pang gustong sabihin. At nasubukang kunin ang 1 tansong pagtatapos nito sa 2016 Rio Games. Ernie Gailan para sa swimming ay isa sa mga nangungunang player ng koponan ng Paralympic ng Pilipinas matapos siyang maging pinaka-bemdale Filipino para atleta sa 2018 Asian Para Games sa Jakarta, Indonesia. Sa Davao City, nakuha si Gailan ng 3 ginto at 2 pilak sa Asia, matapos na pamunuan ng ASEAN para swimming team bilang 7 beses na gintong medalist. Nakita din ang aksyon niya sa 2016 Rio Paralympics. Gerald Mangliwan para athletics. Events, men's 400 metro T52, men's 1500 metro T52, men's 100 metro T52. Gerald Mangliwan pinagpatuloy ang pagiging veteranyo sa Paralympic team at nanguna sa Philippine March as the flag bearer in the opening ceremony of the Tokyo Games on August 24. Elaine Ganapin event, men's K44 the 75 kilo. Si Elaine Ganapin made history as the first Filipino para sa Taekwondo Jin para ma-qualify for the quadrennial meet as the sport makes its debut in Tokyo. Si Ganapin, who has been with the Philippine team since 2016, qualified for the World Para Games via a bipartite invitation by the World Taekwondo Federation. Jeanette Acevedo, event, women's discus throw F11. Si Jeanette Acevedo, naghintay ng 24 years to become the first visually impaired Filipino athlete to make the Paralympics. Si Acevedo ang pinakamatanda sa team, at 50 years old, qualified for the Paralympics via MQS and MES, which considered her discus throw performance in a tournament in France. She recorded a personal best of 18.27 meters, which eclipsed the MQS of 18 meters. Gary Bagino event, men's 200 metro individual medley SM6, men's 400 metro freestyle S6, men's 50 metro butterfly S6, men's 100 metro backstroke S6 swimming. Si Gary Bagino achieved another milestone by nailing a Paralympics berth in his young swimming career. Being able to excel across the different swimming events, si Bagino ay maglalaro sa 4 events for an athlete in the country's Tokyo Paralympics team. Ang 25-year-old swimmer from Albay qualified for the Tokyo Games based on his performances in the 2018 Asian Para Games where he won a silver and 2 bronze medals. Ashelle Gayan powerlifting event, women's minus 45 na kilo. Ang veteran powerlifter na si Ashelle Gayan sealed her 2nd Paralympic Games berth and completed the 6-athlete delegation bound for Tokyo. Hi guys, I am Zai and this is Warwick TV 2.0 channel. Kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag mahiyang mag-subscribe. Thank you! We're TV. Disclaimer, some images and video clips that I used this vlog are not mine. For educational purposes only. Thank you!